dito sa housing ng action camera natin, kailangan muna natin tanggalin itong pinaka-cover ng What's up mga kababayan? Kamusta po kayong lahat? Welcome back po ulit sa Handyman Show TV. Bago nga natin umpisahan tong episode na to guys, maaaring pakiclick muna yung subscribe button at notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong videos natin na i-upload natin soon. Bago natin umpisahan tong video na to guys, inayos ko muna kayong batiin ng Happy New Year, Welcome 2021, at sabay po tayong manalangin lahat na pagpasok ng bagong taon, sana makamit na natin yung pinakaantay natin na pagtatapos ng unos na kinakaharap natin ngayon. Kaya manalangin tayo lahat guys, sama-sama natin ipagdasal na matapos na tong unos na to. For this video guys, itatry natin tong nabili kong microphone adapter Type-C to 3.5mm audio jack mga kabayan. Gagamitin natin siya sa GoPro Hero 7 natin kung gagana siya. Disclaimer lang guys, hindi ako product reviewer, hindi rin ako professional na reviewer. Nais ko lang ibigay yung opinion ko sa nabili kong item sa online store. Kung nga ba binili tong product na to guys? Kasi curious lang ako talaga. Gusto ko rin gumamit ng external microphone dito sa Hero 7 ko. Kaso nga lang, alam naman natin na napakamahal yung microphone adapter ng GoPro Hero 7 pataas. And nagre-range ito ng less than $100. So, mabigat sa bulsa. So, sa mga motovlogger dyan, mga kabayan, gamitin to. Kasi kailangan nilang bumili ng external microphone na ilalagay nila sa helmet nila. So, tapusin mo tong video na to, mga kabayan, para malaman mo kung ano yung feedback ko sa product na to. Mga kabayan, ito nga yung nabili natin na USB Type-C. Ng output niya is 3.5 audio. Actually, bumili ako ng dalawang brand at saka hindi rin parehas yung itsura niya mga kabayan para malaman natin kung alin sa kanila yung gagana. So, ito. I-unbox muna natin. Ito siya guys. So, nabili ko lang ito sa online store na non.com. Nabili ko lang siya ng 20 reals. So, nagre-range lang sa peso to na more than 200 pesos. Ito. Tapos ito naman, nabili ko lang siya ng 15 reals. Pero ganun din to guys. Yan. Ang kaibahan lang nito pala mga kabayan is pwede kang mag-charge habang gumagamit ka ng microphone niya o kaya sa headphone niya. So parehas natin itatry to mga kabayan kung alin sa kanila yung effective talaga. So bago nga yan, tanggalin muna natin yung GoPro natin. Then, lagyan muna natin siya ng battery mga kabayan. Tagal ko rin hindi nagamit itong GoPro na to, almost 3 months kasi matagal din tayong humintong mag-vlog kasi nabisi tayo sa trabaho. So power on natin mga kabayan. Yan. Yan, naka-power on na siya. Try natin itong isa kung gagana siya. Ayan. Ayun, pasok siya. So, nakita nyo mga kabayan. Ayan. Ngayon, itatry naman natin yung microphone natin. So, ito yung gagamitin natin na microphone mga kabayan. Ito yung Boya na external microphone, na condenser microphone na BY-MM1. So, nabili ko to sa online shop din sa Amazon. Nabili ko lang to ng I think na 90 reals. So, nag-range sa peso ng more than 1,000. At ito naman yung tinatawag nilang dead cut, mga kabayan. Ang gamit nito is para ma-filter niya yung hangin na pumapasok dito sa pinaka-microphone. Ito yung gamit ng dead cut. Kaya kahit na i-close up mo sa bunganga mo, okay pa rin yung reception ng audio niya. So gagamit tayo ngayon ng
Ito, ito ang gagamitin natin mga kabayan. Yan. Parehas lang din pala to mga kabayan. Yan. Pwede ka rin mag-charge while ginagamit mo yung external microphone mo. Ayan. So, itry natin mag-record dito sa GoPro Hero 7 mga kabayan gamit tong condenser microphone na to. External condenser microphone. So, andito tayo ngayon sa GoPro Hero 7 mga kabayan. Recording in 5, 4, 3, 2, 1. So, ayun mga kabayan, effective siya. Gumagana tong first na tinesting natin. Ngayon, tatry naman natin yung isa. Yung isang unit naman na nabili ko. Recording in a GoPro Hero 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, second unit. Ayan mga kabayan, effective yung dalawang nabili natin. Maganda siya at gumagana dito sa may external microphone natin. Ngayon, itatry naman natin siyang i-fit dito sa housing ng action camera kung ano yung magiging itsura niya. So ayan mga kabayan, bago nga natin ilagay dito sa housing ng action camera natin, kailangan muna natin tanggalin itong pinaka-cover ng USB port ng camera natin. So ngayon, ilagay na natin. Ayan. Yun. Ilagay natin yung cover. Alright. Then, ito muna ang itatry nating i-fit sa kanya. Yun. Ayan. Ang pinagkaiba lang nito mga kabayan sa original na microphone adapter ng Hero 7 is ayan, yan, fit na siya. Actually, ang pinagkaiba lang ng microphone, original na microphone adapter ng GoPro mga kabayan is naka-L siya. Naka-L kaya yung wire niya safe siya na ano, hindi nakaganyan, nakaumbok. Ngayon, itatry naman natin ilagay yung external microphone natin dito. Yan. Then, lagay natin dito sa bandang taas. Then, dito natin isasaksak ngayon sa bandang likod. Yan. Kayo na lang yung tumiskarte. Paano nyo itatago yung microphone wire ng external microphone natin. So yan mga kabayan, yan. Kita nyo? Okay siya, effective. Ngayon, itatry naman natin yung isang adapter. Yung isang brand na nabili natin. So, bali, ito yung una mga kabayan. Ay, ito yung last na trinay natin kanina. Then, ito naman yung huling unang trinay natin pala. Ayan. Lagyan natin ganyan. Then, lalagay natin ngayon yung microphone adapter natin dito. Ayan. Ayan mga kabayan, yung setup ng GoPro natin na naka-microphone, external microphone. Guys,
May re-recommend ko sa inyo yung product na nabili ko rin. Garantisado siyang gumagana sa external microphone na hindi mo na kailangan bumili ng original na microphone adapter ng GoPro Hero 7. Mga kabayan, nag-try din ako sa Shopee tsaka sa Lazada. Eh, ang daming ganito. Ang daming ko nakikita ang ganito na ano, i-type nyo lang yung Type-C to 3.5mm. Ayan, daming lalabas. Actually, ang daming variant na design ng microphone adapter na to, mga kabayan. Kabayan, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. God bless you. We'll see you in the next video.